So guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng user background sa Platinum XL HDD, yung karaoke player ng Platinum. So kailangan lang natin guys ng ganito, yung HDD docking station. Kasi kailangan nating mag-copy ng file sa HDD. So to start with, kailangan nating buksan yung HDD. So guys, kapag nakapawaranty pa yung unit nyo, mag-void siya. So, do it at your own risk. So, pinutin lang yung HDD dyan at saka lalabas na yan. So, ito yung HDD. No? So, Barracuda yung brand niya. 1TB. Ito yung gamit ng Platinum sa unit na to. So, kailangan lang natin tanggalin yung housing para magamit natin siya sa docking station. So, kailangan na natin alisin yung dalawang screw na yan sa HDD para kakasya siya sa ating HDD docking station. So simple lang, gamit lang ng screwdriver para matanggal yung dalawang screw. At pag natanggal na yan, so matatanggal na yung casing niya. So ito na yung HDD na gagamitin natin at ilalagay natin sa ating docking station. So, itong docking station, guys, marami ito sa Lazada, sa Shopee. So, pwede kayong bumili. Mura lang naman. 1,000 yata yung isa. So, on natin. Kailangan nakakonect siya sa computer natin at saka naka-power on. So, hintayin lang natin at lalabas na yung... Yan. So, makikita natin meron na siyang Drive F. Yan yung HDD. So, kung buuksan natin yan, makikita natin yung mga folders. So, yung first folder, yan, yun yung dapat nating i-click. Diyan nakasave yung mga background. Yung default background ng Platinum, 3D, Event, MTB, so nakasave lahat dyan. So, tinignan ko kung anong format yung files na ginagamit nila. So, it's MPEG-2. No? Yung resolution niya is 720x480. No, yan yung resolution niya. At saka yung bit rate niya is 2600 kbps. So yun yung guide natin. So now, okay, buksan na natin yung video editor. So yung gamit ko guys is Movavi Video Editor Plus para mag convert ng files. So kasi yung files ko nasa MP4, yung mga files ko na nasa YouTube. So kailangan lang natin yung i-convert into format na babasahin ni Platinum XL HDD. So, ito na yung files guys. So, ginamit ko itong file na to kasi yung length niya is 5 minutes. So, tamang-tama lang siya kasi tinignan ko yung mga nakasave na files sa HDD, nasa 4 minutes siya. So, ito medyo malapit-lapit. So, ito yung ginamit ko na file. So, yan. So, ito yung pag-convert. So, punta lang tayo ng advance. Change natin yung resolution to 720x480. Yung frame rate niya, huwag na natin galawin, 29.97. Then, dito sa bitrate rate, pwede natin siyang i-change to yung sa 260 kbps. But, yon. So, yung sa akin guys, I leave it sa auto kasi malaki yung bitrate niya, mas maganda yung resolution niya. So, hintayin lang natin na matapos mag-convert yung Movavi Video Editor para transfer natin yung files doon sa player. So, yan. Tapos na. So, click mo yan, okay. So, dadalhin ka niya sa folder kung saan nakasave yung file. So, ito yung files. So, rename ko lang to new background video. Sorry guys, ah, isang kamay lang kasi yung gamit ko. Yung sa nakahawak sa cellphone na kumukuha ng video. So yan. So yan yung video, yung background, yung user background na ginawa natin. Copy lang natin yan. Then, once copied na, punta tayo again doon sa folder or yung sa hard drive ng HDD, yung F. Yan. Then, click lang natin again yung folder, yung unang folder. Kita nyo naman kung anong name ng folder na yan. Then, background user na folder.
So marami, meron na akong mga nakasave dito ng mga video guys. So for the purpose of this tutorial, so paste natin yung bagong video. So yan. So hintayin lang natin na matapos siyang mag-transfer. Madali lang naman, mabilis lang naman siya. So once na transfer na yan, pwede na natin yang i-close at saka ibalik yung HDD sa player para ma-test natin kung gumagana ba talaga. But before that, of course, we need to put back yung ano, yung casing niya. So, it's just basically the opposite of the procedure we did nung pagtanggal ng casing. So, balik lang natin yung dalawang screw. Make sure lang natin na maganda yung pagkakalagay, then ibalik na natin siya ngayon sa HDD. So, pagbalik niyan, simple lang din, i-push mo lang yung ano, yung casing, and then push it to the player para mabalik na siya. So yan, so okay na yan guys. So ngayon, try na natin i-check kung gumagana ba. So before that, punta tayo ng settings ng player at punta tayo ng background video. So i-choose natin yung user background para yung user background lang talaga yung lalabas. Okay, so yan, user. So napansin nyo guys kung sino yung mga familiar. So ito, yung nag-play ngayon na background is yun na yun na upload ko. Ito yung unang na-upload ko na mga video. So this is a slideshow nung bakasyon namin before sa Surigao. So ito yun. So, parang slideshow lang siya. So ito naman yung na-transfer natin. I think ito yung na-transfer natin na bago. So kung makikita nyo, so gumagana. So yun yung yung sinusyo ngayon ng player sa kanyang background. So ganun lang kasimple guys yung paggawa ng background at saka pag-transfer doon sa player natin ng Platinum HDD. So maraming salamat guys. So kung nagustuhan niyo yung tutorial ko, sana mag-subscribe kayo para maging updated kayo sa mga future video natin. So enjoy lang tayo guys sa kantahan. Saka maraming salamat.